Bagaman na-deliver na ang mga election paraphernalia sa munisipyo ng Bayang Lanao del Sur, hindi nadala ang mga ito sa limang barangay, ang Bialaan, Linaw, Central Lalapung, Kadayonan at Lumbak Kadayonan, kaya naantala ang halalan nitong Lunes. Tatlo sa mga barangay, ngayong araw lang nagbotohan. Pinaiimbestigahan na ito ng COMELEC. Binigay naman po sa amin yung mga names. Pagkatapos sa election, we will deal with you. Wala kaming binibintang kahit kanino, pero hindi po mangyayari yun, nang sila-sila lang yun. Dalawang barangay naman sa Calbayog City, Samar, ang barangay Debawakan at Nag-Uma ang hindi nakapagdaos ng halalan dahil pinaputukan umano ng makakaliwang grupo ang mga nagdadala ng election paraphernalia. Nagpadala na ng dagdag na pulis at sundalo sa mga naturang lugar para sa halalan ngayong Martes. Binalaan naman ng COMELEC ang isang mayor sa Bicol na pinipigilan di umano ang canvassing at proklamasyon ng mga nanalo. Kaya pinipigilan dahil talo yung kanilang binabata-bata. Kakasuhan namin siya. Inutasan natin ang regional director, the BBOC should proclaim today at all costs. Kinonde na rin ni Garcia ang pag-back out ng ilang guro na magsisilbisa ng miyembro ng electoral board at maging ang mga pulis na papalit dapat sa mga guro. Something is wrong with that. Kung yun ay sa economy, economic sabotage yun, basta kagastos at gastos na kami. Handa na, tapos on the day of the election, bigla kang mag-withdraw. Sa ilang lugar, natagalan ang proklamasyon dahil nagkaroon ng tie. Ang ending, nag-toss coin ang mga kandidato, tulad ng nangyari sa Coronadal City, kung saan mistulang Miss Universe, ang tiebreaker ng dalawang tumatakbong kagawad ng SK. Ang mga nanalong kandidato naman na may nakabinbing kaso, sinuspinde ang proklamasyon hanggat hindi pa ito nareresolba. Sabi ng COMELEC, kailangan maiproklama ang lahat ng nanalo sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong araw. Kaninang pasado alas 2:30 ng hapon, 97.44% na ng lahat ng barangay ang nakapagdeklara ng mga nagwagi. Sa kabila ng mga pagkaantala at mga insidente ng election-related violence na umabot na sa 29, ayon sa COMELEC, payapa at maayos pa rin ang halalan dahil iilang barangay lang ang nagkaproblema. Si Pangulong Bongbong Marcos, binati ang mga nanalo. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng isang bayanan sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Kung may reklamo sa resulta ng halalan, sabi ng COMELEC, maaaring magsampa ng kaso sa Municipal Trial Courts. Ang Department of Interior and Local Government naglabas naman ng memorandum na nagtatakda ng 3 linggong transition period para sa maayos na turnover sa pagitan ng mga dati at bagong opisyal ng barangay. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.